Okay, magandang buhay mga kahiro. Nandito na naman tayo sa magandang tanawin dito sa Villa Corazon Malig, Isabela. Ngayon po ay ang activity namin ngayon ay kami ay mag-spray ng pesticide sa garden namin po. Okay mga kahiro, huwag kayong bibitaw dyan para maturuan namin kayo ang sikreto kung papaano magpalaki ng mga gulay na mga pananim, mga kahiro. Ngayon, ang aking mga kasamahan ay nandito na. Ang sprayer, nilagyan na ng lanit. No? Nilagyan ng lanit, mga kahiro. Ang lanit ito ay pangpatay ng mga insekto, mga kahiro. So, isang tangke, mga kahiro, na tubig, lagyan ng lanit, ng isang sachet na lanit para pangpatay sa mga insekto. Okay. Ito yung busing namin, si Ka Janjan TV Vlog. Ito yung lanit. Wow talaga, mga kahiro. Ito si Marvin mga kahiro, pinakagwapo na kasama namin. Ito din, pinakagwapo si Jan Kajanjan. Pero segunda lang ito sa akin din, ang kagwapo nila. O kasi isang oras ito mga kahiro, ang i-video namin ngayon. Anong oras na, ano Marvin? Anong oras ading? Kadala ka ng cellphone. Okay mga kahiro, ang pinakasikrito mag-spray, maglanit, kailangan mga kahiro na ano, nakatakip ang mukha kasi kailangan ang kapag may spray mga kahiro, walang sugat yung katawan mo. Kasi kung may sugat ka, ay delikado ka mga kahiro. Mapoison ka sa lanit. Ading, isuot mo yung ano? Chinelas mo. Baka maano ka. Poison yan, poison. So, kung sa Amerika mga kahiro, isno ang mga pinapakita. Dito naman sa amin sa Pilipinas, mga damo, mga ruot, mga sagbot ang daghan diri. Muna nga muna inyong makita diri, mga sagbot lang. Oh, kung maadto pun mo og mga Saudi, Middle East, ay mga kuan dito, mga deserto ang inyong makitaan. Mga desert. Mga kahero, deserto. So diri sa Pilipinas, mga sagbot, mga bukid. Ang iba, hindi masyado nila ma-appreciate kasi dito kasi lumaki. Pero yung mga taga-ibang bansa din, gustuhin nila dito sa atin, sa Pilipinas. Kasi maganda ang mga tanawin, mga kahiro. Okay, kahit bundok itong pinuntahan namin, mga kahiro. Mayroong kotse na pumupunta dito, mga kahiro. So yun mga kahiro, sinimula na sa aking kasama na gwapo pag-spray mga kahiro. So talagang manual ang ating sprayer mga kahiro. Ganun-ganun lang, tadyak-tadyak lang sa kamay. Naalala ko mga kahiro, yung ako ay nag-spray doon sa MVC noon. Mga 10 pesos mga kahiro, ang per tangke. Nag-spray ako ng tubo, unas. Ah, yung sprayer mga kahiro, mahina masyado ang ginawa. Mahina ang kuan, balabas ng tubig, yung ginawa sa aking kasama. So matagal ako makatapos ng isang tangke. Matagal ko maubos, matagal ako magkabira.
So natiknikan ko mga kahero, pinakakasan ko yung ano, yung labasan ng tubig para mas madaling mabasa yung tubo or unas, sugarcane. Ayun mga kahero, talagang marami akong na-spray kasi madaling mabasa eh. Ang purpose, basain lang man. So madaling nabasa, marami akong na-sprayhan mga kahero at maraming tangke ang tubig na na-spray ko doon. So to make the long story short mga kahero, praise God, ay nakakuha ako ng pira pangbayad sa project namin sa school mga kahero noon. So yun ang aking buhay mga kahero, talagang lumaki sa hirap mga kahero. Pero kahit ganun mga kahero, ay masaya naman mga kahero, hindi naman pinabayaan ng Panginoong Diyos mga kahero, no? So grabe yan mga kahero, doon banda yan ang luhas. Ito yung ranso namin mga kahero, ranso. Pero isa lang ang baka pa muna kasi yung isang baka namin mga kahero nakakain ng silupin. Delikado pala mga kahero makakain ng silupin, oh. So mag-ingat-ingat tayo na hindi tayo makakain ng silupin kasi delikado pala sa kalusugan yung makakain ng silupin mga kahero. Okay mga kahero, ito yung view. Mayroong katanungan mga kahero, which is more important, to pray or to spray, no? Yun ang natutunan ko sa aming teacher si Dr. Shadrach Santosidad. Kung ikaw daw ay magtanim, which is more important, to pray or to spray. So ang iba mga kahero, nagtanim sila ng mga pananim noon, hindi talaga sila nag-spray. Kahit isang bisis, nag-pray lang sila. Ang iba naman kahero, nag-spray sila. Siyempre, nanalangin din mga kahero. Nag-pray din. At alam nyo, kung ano ang, sino ang maraming harvest sa harvest time. Siyempre, yung nag-spray at nag-pray. Tama naman yung sabi sa banal na kasulatan mga kahero na lihok tao para tabangan ka. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, kasdiyay mga kahero. So, ipakita natin mga kahero sa Panginoon na mayroon din tayong paggawa mga kahero. Hindi tayo pray ng pray lang. Hindi naman tayo gumagawa. Hintay lang tayo ng miracle palagi. So, kung miracle na lang palagi mga kahero, dapat hindi na tayo ano, tulog-tulog na lang. Pero lihok tao para tulungan kunana ni Apo Diyos mga kahero. Napakagandang tanawin mga kahero. Maya-maya po mga kahero, baka anong mangyari, baka mag-snow din dito. So picturean natin yung snow mamaya. Yan ang dam mga kahero dito sa Villa Corazon. Dam. Yan ay man-made lang mga kahero. Diyan sa baba nilagyan ng ano yan diyan sa baba mga kahero, nilagyan ng tambak, no, para maipon ang tubig mga kahero. So yan, at doon din ginaganap mga kahero ang baptism, no. Dalawang bisis ako nagbaptize diyan ng mga bagong miyembro natin. Oo, na binaptize natin mga kahero. Man-made dam. Malinis ang dam dito mga kahero. Maraming mga isda dyan. Maraming mga tilapia, dalag, kahit ano na lang mga kahero. O doon banda mga kahero, kung tingnan natin, mayroong tao doon na nagbuhan ng panao. Kasi yung panao or kogon, grass yun ang buhay dito. Nagbuhan ng panao ang mga tao para po ibinta nila mga kahero. So, ngayon mga kahero, bibisitain na namin ang naitanim na kalabasa mga kahero. So, ito na yun mga kahero, kalabasa na naitanim natin mga kahero. So, namumulaklak na mga kahero.
wala pa siyang bunga. O, may maliliit na nabunga mga kahiro. Ayan. So, dito natin malalaman na ang bulaklak babae siya mga kahiro. Kasi meron siyang dalawang, meron siyang parang ano mga kahiro. Tingnan natin ha. Meron siyang kuan. O, yan mga kahiro. Malaman mo na siya ay babae na bulaklak. Meron siyang ganito mga kahiro. So, ang gagawin natin yan, kasi babae yan, kuha tayo ng bulaklak na lalaki. O, Marbino. Ito yung babae na bulaklak. O, tingnan mo. Babae. Meron siyang parang ano. So, kukuha tayo ng bulaklak na lalaki mga kahiro. So, ito yung bulaklak na lalaki. Kakaiba siya. So, kailangan natin ilagay doon mga kahiro. O, yun. Bulaklak na lalaki yan. O, tingnan mo. Meron siyang parang lalaki din. O, so, kunin natin ito, lalaki. Ilagay natin dito mga kahiro. Ilagay natin sa babae. Tawag dito, i-follinate natin yung babae. Parang i-fertilize natin ba? Para siya ay tumaba, ano? Yan mga kahiro. Oh, hindi lang ang tao ang may lalaki at babae, pati pala ang mga pananim mga kahiro. Meron siya lang babae at lalaki, no? So ito mga kahiro, ito lalaki na naman ito, lalaki. Lalaki, meron siyang ano na naman dito. So pwede siya magulay mga kahiro. O yan, ito talagang lalaki na naman siya. So, maghanap na naman ng babae mga kahiro para ilagay siya doon. Kahit sa mga mais, mais mga kahiro, meron silang mga lalaki na mais. Meron din palang babae na mais mga kahiro. No? So, ito yung panaw, kugon, kapag dry na siya. At maraming mga pamilya ang natulungan dahil po sa panaw. Okay. So ito mga kahiro, ang kuha natin. Tapos mga kahiro, ito yung mani natin na binidyo natin yung isang species. Ito, pa-harvest na mga kahiro yung mani natin. O, tingnan natin. Ay, hindi pa. Kulang pa mga kahiro. Saka tayo mag-harvest mga kahiro kapag medyo dry na yung ano niya. Dry na yung dahon niya mga kahiro. Yung mani natin. Tingnan nyo mga kahiro. So ito kasi mga kahiro, kunti ang bunga ito. Kasi hindi siya, yung lupa ba, hindi na nagaburan, hindi natabunan ang gilid-gilid. Para marami sa ng bunga. Kasi dito mga kahiro, tutubo dito ang bunga sa gilid. So tingnan natin. O, kunti lang mga kahiro. O, at bata pa siya mga kahiro. Hindi siya pwede pa. Napakagandang tanawin natin dito mga kahiro. Ang mga kahoy natin talaga.
ito yun mga kahiro na dapat punutin na ang mani kapag dry na yung ano niya, dry na para mas matured, mas okay siya mga kahiro. Sure ka din isang oras yun? Na video? Gumawa ako ng isang oras nga ron. So mga kahiro, ito yung kamuting kahoy kahiro, balanghoy. Dito galing yon, diri gikan tong giluto na to sa una nga puto kamuting kahoy. Mga dagko na kay mga kahiro no. Kapag tumagal ito mga kahiro, ay magkaroon siya ng bunga, dyan sa taas. O namulalaklak na mga kahiro. Tapos, itong dahon niya mga kahiro ay pwede ito kulayin mga kahiro. Pwede gulayin. Oo nga mga kahero, pero ano kaya kayo magulay ng dahon ng kamuting kahoy? Ano? Payag kayo mga kahero? Gulay eh, parang konti lang dahon mga kahero. So, naalala nyo mga kahero yung nag-vlog ako last time na garden, tanim ng kamuting kahoy. Ito na yun mga kahero. Kasama ko si Mrs. noon na nag-vlog na magtanim ng kamuting kahoy. Ito na yun, balanghoy. Mga kahiro. Malaki bunga ito mga kahiro. Kalamasa na. Tapos yung sinabi ko noon mga kahiro, kamot,
kamote ito. Ito yung tinatawag na kamoting bagon kung sa Bisaya. Kamoting lanang kung sa Bisaya. Matamis ang bunga nito, mga kahero. So ito na yun, mga kahero, yung sabi ko sa inyo, naturoan ko kayo magtanim ng pitsay. So ito na, mga kahero. Pitsay, tumutubo na, mga kahero. Pitsay yan, mga kahero. May ito, mga kahero, ready to plant na ito, na pitsay. Ready to plant. Ito yung ginawa ko last time, mga kahero. O, yan si Marvin, mga kahero. Guwapo na, guwapong tao yan, mga kahero. Ito yung ano, mga kahero, string beans. Ito yung mano-mano, mga kahero, na trabaho sa lupa. Ito si Uncle Ino, mga kahero. Siya ay mga actually hindi niya alam yung edad niya, mga ano na ito, mga 80 plus ito, mga kahero. Pero mabilis pa rin magtrabaho, mga kahero. Hi, hi Uncle! Hi! Ito si Uncle Ino, mga kahero. Na, wala sa trabaho ni Barrio. Napakagaling niya mag-gitara, mga kahero. Kanigid, left-handed siya mag-gitara, mga kahero. Kahit anong kanta na marinig sa Radyo Bumbo, sa FM, kaya niya itugtog, mga kahero. Pero dahilan po na medyo ano na ang tainga niya, hindi na masyado makarinig. Parang nakalimutan na niya. Ayos, mga kahero. Mabait ito na tao, kahero, si Uncle Ino. Okay, tuloy, tuloy. Tuloy, Uncle. Mayat na may kasay na yun. Lagi na pilar para utak. Juan. Talaga, mga kahero. Sumamag ka talaga. Ano bing mga para utak? Juan. Sabi niya, mga kahero, talagang magiging maraming damo talaga, mga kahero, kapag hindi linisan. Ito daw, mga kahero, sabi niya, na-esprihan daw ito ng pangdamo para mapatay ang damo. Pero sa kasamaang palad, mga kahero, hindi namatay ang damo. Papatay na nga, hindi pa mamatay. Pero namang dapat hindi patayin. Yun naman ang pinapatay, mga kahero. So yun ang hindi maganda. O tingnan natin, mga kahero. Ngayon, bago lang siya nagtrabaho, mga kahero, pero ganito karami ang kanyang natrabaho na, mga kahero. Gamit lang niya ang kanina, ito ang kanyang ginamit, espada, mga kahero, puting-puti. Espada, mahaba ito, mga kahero. Pero yun nga, mas ginusto niya, mga kahero, ang kamay-kamay na pagtrabaho, mga kahero, yan. Kung sa ibang bansa, gumagamit sila ng mga traktura, heavy equipment dito, mga kahero, kamay-kamay lang, mano-mano. Mga kahero, palaka na maliit. Palaka na maliit, mga kahero. Tignan natin. Ito yung palaka, mga kahero, sa ano, palaka dito sa bundok, palaka ng farm. Palaka ng farm. So, mga kahero, ito yung tinatawag na gemellina pepper tree. Yung iba na hindi na nila
natumayan kung ano yung Jimelina paper. Ito yun mga kahero, Jimelina. Kahero, habang patuloy yung mga kahero, ano kaya kung magbigay ako ng testimony mga kahero para malaman nyo ang aking mga karanasan? Pero wala, parang wala ko sa gana mga kahero mag-testimony ngayon. Ayan mga kahero, bisitain natin yung mangga na naisprehan yung isang araw mga kahero. Mayroon na bang bunga, no? Mangga. So ito mga kahero, ang ating garden mga kahero. Nandiyan ang ating kasamahan na nag-spray, si John Vincent mga kahero, no? At nandun ang ating mga kasamahan mga kahero. Ito yung kamuting kahoy mga kahero. Ito mga kahero, ito ang dahon mga kahero, ito pwede ito maigulay mga kahero, no? Pwede ito maigulay, talagang masarap ito mga kahero. Jaman, manguha ko gulay, kinay. So, yun mga kahero,
kadaak ti misis ko kahiro kasi kayat namangan iti daytoy na klase na ruruot. So yan si Angel kahiro, si Angel yan, si Angel Princess Angel Circado mga kahiro, may dala siyang baon na ipakain namin sa aming manumano na traktura kahiro, ang kilino kainin. So yung traktor kasi kahiro kailangan siya ng gasolina. Pito ito, pero itong ano namin, walang gasolina, gasolina, pagkain lang mga kahiro. Pagkain lang. So yun mga kahiro, dinala na. Dinala na ang pagkain mga kahiro. Kunti lang man may kumakuha ako ng gulay. Ay, kumpiyansa dami kay Baho. Oh, tingnan mga kahiro. Yung Philippine Eagle mga kahiro, lumipad, lumipad. Lumipad mga kahiro. Philippine Eagle. Agila. No? So, ilapit ko mga kahiro yung camera natin. So, yung Philippine Eagle mga kahiro. Yan. Lapit natin mga kahiro ha. Dapat i-transfer na ito oh. Transplant na. Hindi na daw i-transplant. Na, maliliit. Mm-mm. Hindi yan lalaki pagkuhan. I-transplant na, kaya natin ma. Uy, mayat no kasta. Yan mo di kastoy awan, ababat. So yun mga kahiro, nag-snow na doon banda no. Nag-snow. Awa nun din, masit lang alo. Sa bagay na alayo, di kalman mo lang ano. Inisprayan ng sa akam? Bisitain ko muna yung mangga doon. Kasi nag-video ako ng isang oras ba? Yung isang oras na ano. Next na video. Mga kahiro, kalabasa, maliliit. So mga kahiro, ganito ang pagtanim ng ano, ng pitsay. Itong tawag mga kahiro, intercrop, no? Mayroong pitsay, mayroong kalabasa, mayroong mani mga kahiro. So ito yung style na pagagarden mga kahiro. Para while waiting for the main crop, no? Main crop, mayroon kang ibang tinatanim mga kahiro para mayroon kang maharbis. Ito yung tinatawag na money crop. Money crop while waiting for the main crop. Mayroon kang so, tagal-tagal mga kahiro ay taniman namin ito ng mga kahoy, mga fruit bearing tree, o mga high valued fruit mga kahiro ang itanim natin dito, mga durian, at yung rubber tree mga kahiro, rubber tree, ay maganda yung rubber ay itanim natin dito. Dito sa gilid mga kahiro, mayroong kamuti at may mga sitaw mga kahiro, no? Para
maalagaan talaga natin itong lupa natin, mga kahero, na hindi sayang ba? Hindi lang nakatiwangwang, mga kahero. Okay. So ito na, mga kahero. At doon sa kabila, mga kahero, yun ang kalabaw. Kalabaw in the Philippines. So sa ibang bansa, talagang traktura ang kanilang ginagamit. But dito sa Pilipinas, only karabaw. At maamis ka, mga kahero. Kalabaw at itong tulapong. Tulapong, mga kahero, yung magkapatid, magkaibigan talaga sila sa kalabaw. Bakit mga kahero na magkatabi sila, kalabaw at tulabong? Kasi itong tulabong, mga kahero, siyempre kinakain niya yung kuto ng kalabaw, mga kahero. Kaya nga magkatabi sila, oh. Katabi sila, mga kahero, no? Oh. May time na pumapatong yung tulabong sa kalabaw. Ngayon, mga kahero, puntahan natin yung mangga na inisprehan namin, mga kahero. So ito yung kawayan, mga kahero. Bayog, no, bamboo grass. The tallest grass in the world, bamboo grass, mga kahero. The tallest and the biggest grass in the world, bamboo grass. Kala ko itong bamboo, mga kahero, ay kahoy. Nabilong pala siya sa grass, mga kahero. So, ang bamboo, mga kahero, kapag yumuyuko siya, kaya't nasawin, matured na siya, matibay na. Pero yung bamboo na straight, mga kahero, ay hindi pa yan matibay. So, ganun ang tao, mga kahero. Kailangan, kung tayo ay matibay na, kailangan tayo, mga kahero, pakumbaba. No? Yung iba kasi na masyadong mapataas, parang matibay pero hindi pala, mga kahero. No? Kagaya lang yan sa lata ba? Ang lata na maingay kapag mahulog, yun ang lata na walang laman. Pero ang lata na mahulog na walang laman, may laman, tahimik lang yan. So nandito tayo, mga kahero, mga kahero, sa man-made forest dito sa Villa Corazon, Malig, Isabela. So may mga kahoy siya, mga kahero, sa igid ng kalsada, side by side sa kalsada, na kung saan, mga kahero, medyo malamig ang ating panahon ngayon, maganda ang ating paglakad dahil po sa man-made na forest. Okay? Itong kalsada pong ito, mga kahero, ay papunta ito sa landfill, sanitary landfill, tilapia gross, no? Okay. So tingnan natin, mga kahero, ito yung mga paper tree, gemilina. Ano kaganda sa gemilina, mga kahero? Kahit siya ay nasusunog, nabubuhay pa rin, no? Hindi basta-basta mamatay ang gemilina. Ito, mga kahero, na gemilina, ay ang nanay niya talagang naputol na. Pero yung sanga, mga kahero, yan, no, tumubo. Ganun kaganda itong paper tree gemilina. Oh, ito, mga kahero, natumba na gemilina pero tumutubo pa rin. Natumba na, tumutubo pa rin. So kahit kainin siya ng kambing, kahero, yan, ay tumutubo yan. Ganun kaganda itong gemilina, mga kahero, paper tree. Pero sabi ng iba, ang hindi maganda sa gemilina kasi gagawin niya ang lupa na hindi mataba.
mataba. No. At ang sabi din ng iba mga kahiro, ano daw? Sisigupin niya ang tubig? Makapahina daw ito sa tubig? Oo. Oo. Ang mangga mga kahiro, kapag masunog, talagang sunog na, patay na. Pero ang semilina, kahit masunog, ay buhay-buhay. So ito yung mangga mga kahiro, ang naisprehan natin. No? Naisprehan natin. So tingnan natin mga kahiro. Wala pang bunga mga kahiro. Puro malapit na yan. No? Malapit na yan magbunga mga kahiro, itong mangga natin. So mga kahiro, yun ang mga baka natin mga kahiro. So ito yung sinabi ko mga kahiro, na kapag mag-spray ka ng mangga na hindi siya matured mga kahiro, masusunog ang dahon mga kahiro. So kailangan mag-spray ng mangga nang ganang matured masyado mga kahiro. Medyo nasusunog mga kahiro ang ating mangga. So ganun ang resulta mga kahiro kapag mag-spray na hindi sundin. Thank you.
So mga kahero, dito kami nagkuha ng mga kugo noong panaw. Yung nilagay po sa tindahan. Dito. Malaking baka mga kahero, Brahman. So kung ikaw pula ang damit mo mga kahero, huwag kang malapit sa baka kasi hawain ka niya. Akala niya dugo. Kung tingnan mo mga kahero, kasi medyo pula ang aking damit, puntahan niya ako. Fishpan na maliit mga kahero. Papunta siya doon sa malaking dam. Wow mga kahero, napakagandang tanawin dito mga kahero. Dam, man-made, ginawa lang ito mga kahero. Yan, nilagyan lang ng maraming mga bato, mga lupa dyan, tinambakan mga kahero. Yun, nagkaroon na sila ng dam para itong tubig po mga kahero. Tubig is life kasi, water is life. So itong tubig mga kahero, ito yung gamitin nila para sa mga garden mga kahero, sa kanilang mga taltalon, rice field. Tingnan mo mga kahero, ang ganda. Villa Corazon, Malig, Isabela, Dam. Mga kahero, tingnan ang ganda ng tanawin mga kahero. Mapa-amis ka sa gandang tanawin dito sa ating dam. So dito mga kahero, so nakita niyo yan mga kahero, yung mga buti-buti po yan. Yan ang mga ano mga kahero, nilagyan niya ng mga ano para panghuli ng mga isda mga kahero. So ngayon ang dam natin ngayon mga kahero ay ano siya,
ano siya ngayon mga kahiro, ang dam natin ngayon. Medyo malalim mga kahiro. Malalim. So, merong ano mga kahiro? Merong nilagay na lambat o pukot kung sa Bisaya pa. Yan, maraming isda makuha yan mga kahiro. Okay. Malawak ito na daw mga kahiro. So, yung banda mga kahiro, andun ang Eternal Garden mga kahiro. Ang garden kung sa Bisaya pa sa Campo Santo. Andun mga kahiro. Maraming gandang tanawin mga kahiro. Ang daming mga isda dito mga kahiro. At dito na dyan banda mga kahiro, doon natin binaptize yung bagong membro natin mga kahiro. At dalawang membro. Dito banda mga kahiro, mga tatlo ang binaptize natin.